5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello po guys, welcome to my channel po. Ngayon po ay may interviewin po tayong mga isang Pilipino, si Sir Rolly po. Okay na. Ano po ang trabaho nyo dito sa Kuwait? First of all, what's up, madlang people? Trabaho ko dito sa Kuwait, line cook o cook, yan, sa isang restaurant sa Bisol, dito sa Kuwait. Taga saan po kayo sa Pinas, Sir Rolly? Laking Maynila ako sa Paco, pero nag-migrate na ako sa Cavite. Nakakuha ako ng bahay doon. Ilan taon na po kayo dito sa Kuwait? Almost 8 years na rin na nagtatrabaho rito. Masarap bang pakiramdam dito sa unang abroad dito sa Kuwait? Actually, masarap yung pagpunta ko rito dahil dito ako tumagal. Pero hindi ito ang first na abroad ko. Ito yung pang-apat na pang-abroad ko. Galing na ako ng Taiwan, galing na ako ng Malaysia, Dubai. So, pang-apat na bansa ko na to, pero dito ako tumagal. Ito ang pinakamaganda. Anong di mo malilimutang karanasan bilang isang OFW? Bilang isang OFW, marami. Kasi, nag-start ako mag-abroad. Year 2001, kung susumahin mo lahat, almost 18 years na ako nag-abroad. Pero kung lahat-lahat ng sasabihin ang pinakamasarap na naging karanasan ko through abroad, mas noong nag-Taiwan ako. Yan ang pinakamaganda sa akin sa lahat. Pinakamahirap mong naranasan dito sa Kuwait? Pinakamahirap kong naranasan dito sa Kuwait, yung na-standby ako for almost more than 1 month pala, hindi almost, almost 1 month. Yan, walang sahod, waiting, so halos masiro yung wallet. Talagang na-experience kumain ng kubos. Pag may pagkakataong na magandang trabaho sa Pinas, uuwi ka ba? Actually, oo, lalo na kung nasa linya tayo ng trabaho natin, gagawin natin yan at bibigyan tayo ng magandang pagkakataon, bakit hindi? Tsaka medyo matagal-tagal na rin ako nag-abroad eh, kaya I'm already 42, so medyo nakakaramdam na rin ng pagod, pero kaya pa naman. Mensahe sa mga naiwan mo sa Pinas? Yan, number one yan, yung pinakamaganda. Sa mama ko, hey customer!